Nikki alias Abby, hingi siya ng tulong sa iyo idol sa ginawang pananakit ng pulis sa kanya. May lumapit sa akin na pulis. Kung lumapit na pulis sa akin, parang nalagyan niya po ako. Ano to? Lasing? Opo. Chairwoman, alam niyo na po ba itong kaso na pinag-uusapan namin ngayon? Eh, nakita ko nga ang nagwawala, si Sir Reyes. Inaawat naman namin. Inaawat namin, hindi nagpaawat. So nung hindi po siya makapagnakaw ng halik, nang gulo po siya, sinaktan niya po itong bata? Yun po ang kwento. Tapos po, nung tatabigin niya yata yung kamay, inawakan siya sa buhok at saka sa may short. Saka siya daw po hinila. Tinabik niya yata, parang ganun. Inawakan siya sa buhok. Uy. Sinambunutan. Sinambunutan? Opo. Sinambunutan po. Attorney Gary Tungol. Yes, sir. Ano bang pwede maikaso dito sa pulis na gumawa ng lahat ng klaseng kabastusan sa isang minor? Ano bang pwede maikaso dito? Una po is yung acts of lasciviousness. Okay. Dahil tinupuan niya po. Consummated. Kasi nagawa. Consummated. Acts of lasciviousness. Pangalawa? Pangalawa po natin is alarms and scandals. Alarms and scandals. Wala po na public place habang siya po yung nasa. Pangatlo? Tapos pangatlo po, physical injuries. Physical injuries? Okay. Tapos pangatlo po is abduction. Apat? Apat po. Abduction. Minor to, hindi na ba pwedeng child abuse? 17 years old pa lang? Hindi na. Alam niyo, isama na rin po natin kasi I'm having a hard time justifying na hindi ito makakasira sa mental na state po ng aking complainant. Okay. Dahil pulis pa po ang gumawa sa pakalo ng krimen po. Miss Abby, narinig mo naman patong-patong na kaso to. Kaharapin ito. Sana huwag ka makipag-areglo. Hindi po talaga kasi gusto ko po talaga madalas eh. So ituloy natin kung anong mga kailangan mo. Susuportan ka ng programa. Protektahan ka namin para makulong lang itong lalaking to. Huwag ka makipag-areglo. Okay. Opo. Ito po ay ipinabibigay ni Idol Rafi. 1, 2, 3, 4, 5. Ito po yung tulong. Sige po, bilangin niyo po. Ituloy niyo po yung kaso. Kahit ano pong sabihin ng pulis po na yon, huwag po kayong magpapaareglo. At kung meron pa po kayong ibang tulong na pinansyal o anuman, ilapit niyo po sa amin at willing po namin kayong tulungan. Kapitan na kasi po nasabi po sa akin ng complainant na nagkaroon daw po ng paghaharap si alias Abby at yung tatay niya and then yung police dito po sa barangay niyo. So ano po ba yung nangyari? Nangihingi ng tawad si Sir Reyes. So ang kailan po sila nagharap? Bali nangyari yan 12:50 ng madaling araw. Nagharap sila mga 7 o'clock ng gabi. Abby, nung time na kinunta ka ni Kapitana regarding doon na gusto raw makipag-usap sa iyo ni Sir Reyes. So ano yung naging reaction mo noon? Sabi ko naman po, harap po ako, ganun. Pero kung sa mapapatawad po, mapapatawad ko siya, pero tutuloy ko po talaga kasi nasaktan po talaga ako. Mukha ba siyang nagsisisi or gusto lang niyang makaharap ka kasi gusto mo lang maurong yung kaso? Feel ko po hindi pa po siya nagsisisi nun kasi puro asawa niya po yung nagsasalita that time. Lasing pa ba siya nun or nasa wisyo naman na? Hindi na po. Wala, hindi na po siya nakainom. Nung nakita mo siya noon, nung nagharap kayo, kumbaga naramdaman mo ba ulit yung takot? Nung hinginig po ako sa takot, tapos kinakabahan po ako. Ganun po yung naramdaman ko nung nakita ko po siya. Eh buti, naglakas loob kang makaharap siya. Ayun nga po, sabi ko po kasi harap po talaga ako kahit natatakot po ako para mapag-usapan din po. Unang-una dumating dito yung hepe niya. Tinatanong niya sa akin kung ano nangyari. So sabi ko, ganun na nangyari, nagwala. Tapos sabi niya, pwede bang matignan yung CCTV? Sabi ko, okay po sir. Pinatingin ko sa kanya. Eh nung napanood nila, gusto niyang makausap yung father niya. Sabi ko, sir, ito yung father ng bata. Nag-uusap sila, maayos. Nakausap naman siya nung ni sir. Medyo maayos naman ang pag-uusap. Isa si sir sa humiling po sa akin na kung pwedeng pagharapin ko. Yung happy po niya sa Station 2. Kapitana, nasabi niyo po kasi sa amin na si Police Officer Reyes po, isa pong residente rin dito sa inyo. So, meron po ba siyang history ng panggugulo dito sa barangay niyo? Kasi nasabi rin sa amin na hindi lang to yung unang beses na gumawa siya ng sigalot dito sa lugar niyo po. Kasi ma'am, ang totoong residente dito, yung misis niya. Bali, dahil dito nakatira, diyan na sila. Siguro mga 2 times na sila, pang 3 times na yung ganong senaryo na medyo may naging problema, na gano'n na naman si sir, nagwawala. Kumbaga, nagiging hobby na niya yung pagwawala dito sa bahay niya kasi 3 times na, hindi na po biro yung ganong bagay. Opo.
Kapitana, yun na lang pong regarding sa barangay protection order kasi po nag-aalala din po yung tatay ni alias Abby regarding sa kanilang safety and security dito sa barangay nyo. So paano po ba ang magiging process natin doon? Gagawa ko muna siya ng certification and then idudulog ko sa police station. Dadalin ko na lang yun. Saan ba nangyari yung pambabastos na ginawa sa'yo ni Sir Reyes? Nauna po dito, yung parang ahalikan niya po ako dito po, may motor po kasi dyan po kami una nagkukulay. Tapos ay na po, nung parang ahalikan niya po ako, umiwas na po kami, dito na po kami pumasok. Tapos dyan na po kami nagulay. Tapos kala ko po hindi na po siya susunod, sumunod pa rin po siya, tapos dito po siya nakatayo. Tapos okay. Dito po ako nakaupo, tapos dyan niya na po ako inaano, tapos... Anong sinasabi niya sa'yo? Sabi niya, ilang taon na daw po ako, sino daw po magulang ko. Hindi ko na po kasi sinasagot kasi nga po hindi ko siya kilala, tsaka lasing po siya, gulo lang po. Tapos kinulit niya pa rin po ako, tapos dyan niya po hinatak yung cellphone ng kaibigan ko na nagpa-flashlight po ng buhok ko. Tapos kinukuha ko po, sabi ko po, gagamitin nga po namin. Tapos sabi niya po, binibidyoan daw po namin siya. Sabi po namin, flashlight lang po. Tapos nakita niya naman po. Sabi niya, flashlight lang pala. Kala ko dun po, titigil na po siya. Hindi pa rin po pala. Pagtapos po nun, tinanong niya na naman po ako kung ilang taon na daw po ako. Ulit-ulit. Opo. Tapos bakit puro ako lang po yung tinatanong niya? May kasama naman po ako. Tapos kaya dun po kami nagtataka lahat. Tapos nung... Dumadami na po yung tao dito. Sabi niya, magpapakulay lang naman ako ng buhok eh. Tapos sabi ko po, wait lang po. Tapos sabi din po nung nagkukulay sa akin, wait lang po. Tapos ayun na po, bumaba po siya, lumapit po siya sa akin dun. Sabi niya na, hindi mo ba talaga ako kukulayan? Tapos dun inangat niya na po yung damit niya na nandito po yung baril niya. Nung nakita mo yung baril niya, yung unang naging reaction mo? Natakot po ako, tumayo na po ako sa kinaupuan ko. Tapos nung tumayo po ako, yung mismong upuan na yan, ipapalo niya po sa akin. Ipapalo niya sa'yo? Opo. Binuhat ba niya? Opo. Bubuhatin niya na po, tapos natulak lang po siya dun. Tapos sabi niya, dadali niya daw po ako sa pulis, tapos nahawakan niya po ako dito sa kanang kamay. Tapos nung nakapiglas po ako, dun niya na po ako kinaladkad na hawak niya po ako dito, tsaka dito. Hanggang saan kanya kinaladkad? Dyan. Simula po dyan, palabas po. Tapos nung tatakbo na po sana ako, dito po. Saan? Nung tatakbo na po ako dyan, dito po kasi yung iskinita namin, papasok po dyan. Tapos hinabol niya pa po ako, hinablot niya po ako. Tapos dyan lang po ako nakahawak. Saan? Etong... Dito po, nakahawak lang po ako dito. Kaya hindi niya po ako makarga ng pakaladkad po ko. Saan niya po ako dadali. Nakahawak lang po akong ganyan. Gaano katagal kanyang hinihila yung buhok mo? Ang tagal po eh. Hindi ko na po alam. Siyempre po, takot na po talaga yung nararamdaman ko. Tapos dyan po, tapos nung nakita ko po yung pinsan ko dito, sabi ko, kuya, tulungan mo ako. Tapos nung papasok na po siya dito, paganyan, sabi po sa kanya nung kulis, sabi, tutulungan mo, papaputukan kitang baril. Kaya yung pinsan ko po, natakot po, hindi na po pumasok. Tapos kada po may aawat, ganun po yung sasabihin niya dito na magpapaputok nga daw po siya. Tapos siyempre po, natatakot po yung mga tao, kaya wala pong nag-aawat. Nakabitaw po ako dyan, ayun na po yung nakita sa CCTV na hinatak niya po ako dyan. Dito? Opo, dito na. Isang yung buhok mo? Opo, tsaka dito po siya short. Nangingi po talaga akong tulong sa mga tao, sabi ko, tulungan niyo ako, ganun. Kasi hindi na po talaga ako makaingat, tapos natatakot na ako. Habang sa bunot niya po ako, hawak niya yung baril niya. Nung inawat po daw siya nung kamag-anak niya, dun na po siya natumba. Gaano kahirap sa'yo na kumawala sa ganong sitwasyon? Kasi first of all, lalaki siyang tao at malaking bula siya. So, ano yung ginawa mo noon? Ang hirap po, sobra, kasi sumisigaw na lang. Siyempre po, maraming tao, kala ko po matutulungan ako. Pero siyempre po, natatakot sila na tulungan ako kasi nga po, pulis, tas may baril po. Ang hirap po kasi hanggat wala po talagang may kaya sa kanya, hindi po ako nakakatakas sa ganun niya po. Tapos puro sigaw ko lang po nun, tulungan nila ako, tulong, ganun. Siguro nga po, ang swerte ko, nung may naka-out po sa kanya, tapos nataob sila, dun lang po ako anong tumakbo sa looban po namin. Saan ka tumakbo right dito after? Po. Dito po. Makawala ka sa kanya? Tumakbo ako sa loob. Dito po. Ang layo din pala ng tinakbo mo. Opo, sobra. Hahabulin niya pa nga po ako, kaso inawat na po talaga siya.
Tapos dito po pala, huminto po ako dito. Na nakita ko po si Kagawad, yung kamag-anak po nila, na sabi ko, Kuya, tulungan mo naman po ako. Tapos nanginginig po ako sa takot. Tapos na-deadma po ako, siguro hindi po alam. Sa yun po, dumiretso na. Tapos tumakbo na po ako ulit dito. Hanggang saan ka tumakbo? Dito po, doon na po sa bahay namin. Sa bahay nyo na? Opo, dito po. Dito po papasok po. Dito ka na? Opo. And then right after noon ng insidente na nandito ka na and you're safe na, ano yung sunod na pangyayari? Nung umakyat po ako sa tita ko, hindi po ako makapagsalita. Iyak lang po ako ng iyak, tas nasasabi ko lang, tita, asawa. Puro ganun lang po kasi hindi, siguro po, trauma po. Nung nag-iimbestiga na po, nasa DOS na po kami, nagulat po ako na binaligtad niya po yung kwento. Sabi po ng investigador, sabi niya, hindi daw po siya papaniwalaan kasi asawa siya. Pero nang baligtad pa rin po siya, nasaktan lalo ako kasi nangingi po siyang tawad sa akin, tas mambabaligtad po siya ng kwento. Ang kwento niya po kasi, minura ko daw po yung asawa niya. Eh, hindi naman po talaga. Aminin ko naman po yung mali ko kung totoo. Pero sabi ko, ate, hindi ko minura. Popangarin ako nang po kahit di ko alam na police. Habang inaano po ako nung, yung kaladgad na po ako, sabi po nung asawa niya sa akin na, sabi niya, ikaw naman kasi hindi ka mabiro. Nung nasa police station na po kami, sabi ko, ate, bakit parang kasalanan ko na hindi ako nabiro ng asawa mo? Eh, hindi ko naman talaga siya kilala, sabi ko. Sabi ko, kung kilala ko siya, ate, kilala ko dyan sa labas, palabiro talaga ako. Eh, hindi ko talaga siya kilala. Sakyan ko lang daw po para hindi po magwala. Sabi ko, ikaw ba ate? Sabi ko, pag nagbiro ka, pag di mo nabiro, sasaktan mo yung tao. Sabi ko, ganun. Sabi niya, ano, sakyan ko lang daw po dapat, ganun. Sabi ko, hindi ko na po kasalanan yun. Ngayon, may balita ka ba kung ano na nangyari dito sa nirereklamo mong si Police Officer Reyes? Ang sabi po kasi, iyak daw po ng iyak palagi. Kasi sabi ko po, nung araw-araw ako umiiyak, sabi ko, dapat siya yung ganto, bakit yung ako yung naging ganto? Tapos nalaman ko nga po, umiiyak, sabi ko, siya naman yung may gawa, kaya nga dapat siya yung nakakaramdam na nararamdaman ko, ng takot, yung ganun. Nakita din po siya ng kaibigan ko, magamaga daw po yung mata. Pero sabi ko, ayaan mo na lang. Hanggat hindi ka sinasaktan, huwag mong pansinin. Ilang araw na, mag-almost 1 week na, kumbaga wala namang nangyaring panggugulo sa Opo. Iyo itong si police. Hindi siya nagpaparamdam or anything, walang text. Na hindi po, wala po. Nananakot? Hindi po. Okay. So, ikaw, desidido ka ba na ituloy yung kaso laban dito sa police officer na nirereklamo mo? Makakasigurado ba kami na gaya ng sinabi ni Idol Raffy na hinding-hindi ka magpapa-areglo? Hindi po talaga kasi po parang madala po siya. Sabi ko nga po kung mapapatawad ko siya, paano kung ulitin niya naman po sa ibang tao? Sabi ko ayoko na pong ganun. Kaya sabi ko tutuloy ko po talaga. Sana po wag niya na pong ulitin sa iba. Wag na po siya manakit ng mga taong hindi naman po talaga niya kilala. Tsaka kahit kilala niya po, huwag niya pong saktan kasi iba pong usapan yun. Tsaka po tuwing nakainom siya, sana wag na po siya magwawala. Sir, isa po ba kayo sa nakasaksi sa nangyaring gulo dito sa barangay niyo? Nakita ko, yung takbo niya. Tapos may inano siyang baril doon. Meron na, andun ako sa gilid. Paano po siya gumalaw? Nagwawala po ba? Sigaw na nakaubad. Then right after po noon, ano na po ang sunod na nangyari? Kaya lang umano dahil maraming ninenervyos dito. Bakit daw po madaming ninenervyos? Sa ginagawa niya. Ano daw po ang ginagawa? Ayan, puro pagpaputok lang baril dito. So, anong pangatlo na yan, pangatlo. So kumbaga po, anong time po ng incident na may binastos po itong si Police Officer Reyes na isang menor de edad? Meron nakita ko doon sa may gilid doon. Doon sa gilid doon. So bali sir, kasi nasabi sa amin din ni kapitana na meron daw instances na itong si Sir Reyes ay nagpaputok daw ng baril. Iyon ba ay narinig mo po? Yes, yes. Ilang beses po? Isang beses ko lang ngayon narinig. Nung narinig nyo po yun, ano po yung naging reaksyon nyo? Ninenervyos kami dahil sa ginagawa niya. Iyon po ba ay bago lang sa pandinig nyo o madalas na niyang ginagawa? Pangatlo na yan. Na nagpaputok po siya ng baril? Pangatlo na yan. Pero yung sa dalawang pamputok po niya, ano po ang nangyari? Diyan din, sa pwesto na yan, sa harapan. Walang nakapagano eh. Bakit po kaya walang naglalakas loob na magre- Bago kasi dito, saka hindi nila kilala eh. Nasabi rin kasi sa akin ni alias Abby na kumbaga ikaw ay willing na maging witness doon sa na-file na kaso ni alias Abby. So ano yung nag-udyok sa iyo para tulungan itong kaibigan mo despite na kumbaga delikado rin yung buhay mo kasi unang-una pulis siya? Para po sa akin,
kailangan ko po rin po mag-witness kasi nandun po ako eh. Pero may takot din po ako nararamdaman. Pero nakampiyon ko po rin yung tama. Magandang araw po, Colonel. Ngayon po, nandito po kami para po sana humingi ng update regarding dito kay Sergeant Reyes. Ano na po ba yung nagawa nating aksyon regarding po sa matter po na kumbaga siya po ay allegedly na nambastos ng isang minor de edad? Ngayon po, ang una natin yung aksyon doon ay pinag-report natin siya nung malaman natin yung insidente ng Lunes. At lumag-report po siya ng Lunes na ng gabi. Kinabukasan po, unang-una kong ginawa, nirelieve ko siya sa from intelligence section, papunta rito sa opisina ko. Dito muna siya nagre-report para anytime na kailanganin siya, ay pwede siyang mahugot natin or pag-reportin. Ano po? Ngayon, sinamahan siya ng kanyang hepe sa women's desk ng MPD. Kung ang sabi naman po ng hepe niya, dahil hindi nga na po pang-inquest na at ilang araw na nangyari, na-file na po yung kaso. At ang pangalawa ko pong aksyon ay nagumawa po tayo ng parallel investigation tungkol sa nangyari. Binigyan natin siya ng period para sumagot, pero hindi siya sumagot. So, yung recommendation natin doon to file the administrative case, pinadala na po natin sa MPD rin. Kung nature po ng pangyayari ng kanyang offense ay papatak po ng grave misconduct. So, hindi na po sa level ng station yon. Sa level na po ng district yon. Kung ano po ang kailangan nila, ay pwede pong sabihin lang nila sa amin kung ano pa may tutulong namin sa kanila. Ano po? Regarding po sa case niya, since meron na po kayo nangyaring parallel investigations, is there a possibility po ba na kumbaga itong si Sergeant Reyes po maalis sa kanyang pagkapulis or masiba? Ano po, pag tulad niyan, kung siguro kung sa dito sa level namin, di siya sumagot, pasasagutin siya doon sa level ng station and then ang ano siya, pwede siyang ma-dismiss diyan. Grave misconduct ko 'yan kumbaga sa administrative case ng isang pulis. That is grave misconduct na equivalent na punishable by pinaka-maximum niya ay dismissal from the service. Pwede po yung mangyari. Depende po sa kakahinat na ng investigation dun sa higher headquarters po natin. Masarang inaano lang po namin dito yung nanganak ko, yung security namin. Ay, wala pong problema yan. Kaya nga po ang assignment niya, hindi na dito. Yung request po pala namin, na-request namin siya na alisin na lang dito sa station 2. Kasi doon ho siya nakatira malapit sa inyo, di ba? Hindi na ho siya makakapag-perform ng duty at iharas pa kayo. At anytime po na iharas niya kayo, sabihin niyo lang sa akin, nandito lang naman po ako. Hindi po ako umalis dito at ako po ang gagawa ng action niyan. Colonel. Ano po, bigay ko sa inyo mamaya yung number ko na anytime umali-aligid siya ron, aarestuhin namin siya. At ibang kaso na naman ilalagay natin sa kanya. Ano, in case na harasin po kayo, lalo si Madam. Bali, yung first action is nag-fill up siya ng complaint sheet, binigyan siya ng referral din for medical, then kinuhanan siya ng statement. Tapos after nang kuhanan siya ng statement, final na rin namin yung kaso, which is Republic Act 7610. Kailan po na-file yung kaso? Bali kasi dahil sa COVID ngayon, meron siyang scheduling lang, yung case filing lang natin. So na-file siya kahapon lang, June 15, meron na siyang IS number. Tuesday po siya kinuhanan ng statement. Tapos kahapon lang po nagkaroon ng investigation number? Yes po, kasi may scheduling lang po yung case file sa City Hall. Hindi po siya everyday ang case filing po. So, bali po, ma'am, ano po ba yung naging grounds natin kung bakit RA 7610 yung naisang pangkaso dito sa police officer? In general na po kasi hindi siya pwedeng physical injury kasi based dun sa medical nung bata na result, no external sign of physical injury. So in general na lang namin, tsaka nag-based kami dun sa salaysay nung complainant. Nung nakaraan po kasi is we have consulted po for a lawyer and then he said po na kumbaga there are 5 cases na pwedeng isampa. The first one is act of lasciviousness dahil daw kumbaga po ay hinipuan po itong si biktima and then the second one is alarm and scandal dahil habang nangyayari yung commotion ay nagwawala po itong police officer. The third one, forcible abduction dahil daw sabi po ni complainant ay kumbaga gusto raw siyang dalhin kung saang lugar. And then the fourth one po is physical injury
dahil sabi nga ni complainant ay sa pagsabunod po ay sumasakit na po yung kanyang ulo, and then meron daw po siyang bukol po. And then the fifth one po is yan po, yung RA 7610. So bakit po kumbaga hindi napasok po yung apat na yun? Yung balik kasi yung ibang sinasabi niya kasi na alabawa hinipuan, dun po kasi sa sinumpaan niyang salaysay is wala pong nakalagay doon. So, hindi po siya papasok doon, ma'am. Kaya, in general na lang namin na RA 7610 para pasok po lahat ng kaso na po na naandun. Kasi lalo, minor po siya eh. Kumbaga, automatic po yun eh. 7610 po talaga. So, nag-base lang kami, ma'am, doon sa salaysay nung complainant. Kaya yun po yung final namin na kaso. Ano na lang po kaya yung ating gagawin? Ganito na lang po kasi na-file naman na siya sa prosecution. Bali, papatawag po sila, both parties, including the suspect. Pwede na po siyang magdagdag doon kung ano po yung mga evidence na pwede nilang ilagay doon para yung mga gusto nilang idagdag na kaso, pati yung mga evidence na meron sila like CCTV, pwede na po yun, ma'am. Kasi na-file na natin tong kaso sa prosecution. Doon na lang po sila, pag pinatawag po sila ng prosecutor's office po. Doon na lang po, in addition na lang po nila lahat ng evidence na meron sila, i-collect na lang po muna nila, tapos once na meron na silang napadala na po sila ng subpoena para magharap po sila, doon na lang po, ma'am, sa prosecutor's office po. So, kumbaga, doon na lang po sila mag-demand na meron silang gustong idagdag na kaso. Yes, ma'am. Bali po, attorney, galing po kami dito sa Manila Police District Headquarters. Ngayon po, yun nga po, meron na nga pong file case. Ang nasampa pong kaso is RA 7610 po, yung naisampa pong kaso, yung child abuse po. Ngayon po, tinanong... 7610. Opo. So ngayon po, kumbaga, yung concern po natin na maisasampa pong kaso like yung act of lasciviousness and then yung alarms and scandals. Ang sabi po sa akin is kumbaga, kaya raw po hindi nila sinama yun kasi wala daw po sa statement nung bata. Which is, ito naman pong bata, sinabi niya, pero hindi nilalagay doon sa salaysay nung mismong investigator on case. Opo, tas po ngayon po, attorney, nasabi rin sa akin nung investigator na kumbaga, kaya daw po physical abuse lang yung nilagay nila is kasi daw po, asakop na daw po nun lahat, kahit daw po yung physical injury and then yung act of lasciviousness. Yun po ang sinasabi. So, ngayon po, kumbaga po, ang advice po sa amin is, yung sa korte na lang daw po, sa prosecutor's office na lang daw po, magdadagdag once na nagkaroon na sila ng hearing. Pagaharapin daw po kasi sila ng... Pero nasa prosecutor's office na ba? Kahapon daw po na i-file yung kaso. Kahapon. So, okay. So i-raffle pa lang yan sa prosecutor's office. Yes po. Ganito ang gagawin natin. Gagawa tayo ng sarili nating complaint affidavit para dun sa complainant, no? Yes. Dun sa complaint affidavit, ilalatag natin. Tapos gagawa rin tayo ng sariling salaysay niya. Apart dun sa salaysay ng police mismo. Pwede ko naman gawin yon, Rush, yung ano niya, complaint affidavit niya for filing dun sa fiscal. Pero tayo na mismo magtatakbo ng papel. Ako na mag-a-appear. Kaya kasama ng reporter, mag-a-appear na siya before sa prosecutor pag pinag-hearing na sila. Ganun na lang. Kumbaga, aakuin ko yung kaso, hindi na natin ipapahawak sa police. Okay. Sabi po kasi kanina, pag nag-file daw po ng kaso, madidismiss daw po tong una. Madidismiss po yung una, tama po yun. Yun po yung goal natin. Kasi yung unang, so napakahina dahil physical injuries lang. So papalitan po natin yung unang kaso ng mas malakas na kaso. Kasi parang hindi ata papayag si Rafi na child abuse lang. Isa lang yun sa sobrang daming kaso. Na ginawa. Kumbaga po kasi attorney, ang ginawa po nung investigator po ay nagsasalita daw po itong ating complainant pero hindi nilalagay yung lahat ng sinasabi. Po. Kahit po dun sa witness ko, hindi po lahat po talaga sinusulat. Mag-amended complaint na lang tayo, no? Yun nga. Magpa-file tayo ng amendment, papalitan dun yung dating papel para yung gusto mong sabihin yun ay nakasulat dun. So, attorney, ano po ang gagawin, ang first step po natin, kumbaga para magtuloy-tuloy na po. First step natin is gagawa na ako ngayon ng bagong complaint para sa complainant natin na ipa-file natin sa prosecutor. Second, ang kailangan nating gawin, pag na-raffle yan, ibibigay natin yung amendment complaint dun sa opisina kung saan na-raffle yan para mapalitan yung mahinang kaso, yung final ng pulis. After that, itutuloy-tuloy lang natin siya. Susundan lang natin yung process. Pero madali lang yan. Okay, huwag ka madismaya no, na ganyan yung nilagay ng mga pulis kasi natural yan. Malamang magtatakipan sila kasi magkasing opisina sila. Pero at the same time, pwede naman nating kontrahin kahit yun yung nangyari. Pwede ko naman hawakan privately yung kaso mo. And matutuloy-tuloy naman yan.
kung lahat ng gusto mong sabihin, nakuha naman na namin sa show. Pero siguro sabihin na lang ulit yung buong detalye sa akin para sure ang yung before na nangyari. Ngayon, kompleto na yung detalye pagka nagsampa na tayo ng kaso. Okay po. Thank you okay. po. Maraming salamat po ulit sa pagtulong sa amin. Thank you po, Attorney. God bless po. So, medyo naiintindihan ba yung naging pag-usap natin kanina? Gumaan po yung pakiramdam ko. Tsaka po sana matuloy yung ganun, yung gusto po ni Attorney na mangyari. Huwag ka mag-alala kasi kapag nagsalita si Attorney, pinaninindigan niya yan. So, ibigay mo lang yung tiwala mo sa kanya and then tulungan mo din yung sarili mo. Basta pag nasa korte ka na, tatagan mo lang ha. Okay? Sabihin mo lang lahat ng totoo. Okay. Apo, thank you po. Sir Rapi, thank you po sa tulong na binibigay niyo po at sa mga tulong pa pong dadating. Maraming salamat po. Balik salamat sa iyo, Idol Rapi, tulpo, ikay sandalatang mga.